Ako po, Sever Heltapales, na dating security guard ng Jimenez Security Agency na nagre-reklamo sa hindi nila pagbabayad ng 13-month pay no, ng 2017 at kasband ko ng 9 years. Gusto ko pong bayaran nila yung kasband ko at saka yung 13-month ko po. Ako po si Romeo Lim, pumunta ako dito sa Bitag Kilos Pronto upang ireklamo ang aking agency na Surewatt Security Agency. Iniklaim po namin ang aming sahod na naiwan. Wala po kaming benepisyo na tatanggap, wala pong 13-month pay, wala pong overtime pay, below minimum wage ang aming sweldo. Silang dalawa ay sumasahod lamang ng 423 sa 12 oras at ako na may 466 sa 12 oras. Sana po ay matulungan kami ng Bitag Kilos Pronto. Ako po si Pablito Iwag Arosa Jr. Pumunta po kami dito sa Bitag Kilos Pronto para po ireklamo ang aming security agency na St. James Security Agency Incorporated dahil hindi po sila sumusunod sa batas. Wala po sa minimum ang aming sahod. Walang night differential, walang 13-month pay. 420 lang po ang binabayad nila sa 12 oras namin pag-duty kada araw. Sana po matulungan po kami ng Bitag Kilos Pronto po. Unahin ho natin si Verhel Tapales. Verhel, okay. Narareklamong Jimenez Security Agency, Jimenez Security and Investigation Agency. Hindi ito nagbabayad ng overtime at hindi nagbabayad ng 13th month. Di binigay yung cash band below minimum ang sweldo. Nanalo na kayo sa kaso sa agency pero nag-file ang motion for reconsideration yung ahensya. Ang hahabulin ko lang dito yung sinasabing cash ban na kinakailan, sinasauli yan. Actually, kung titingnan natin, ano? Pero tingnan muna natin dito si Tet Katangan. Siya yung office staff ng Jimenez Security and Investigation Agency. Tet, magandang gabi sa iyo. Hindi ko po masyadong madinig ang hina. Hello! Narinig mo na? Hindi. Larga ka na. Ito yung mga, ang pwede mong maipaglaban natin dito. Kung kaya nanayin sa ahensya, hindi natin pwedeng pakialaman yan kasi nag-file sila ng motion for reconsideration sa panalo mo doon sa ahensya mo. Ang aking magagawa lamang doon sa iyo, Verhill, yung sinasabi natin ditong hindi binibigay na cash band at maraaring obligahin sa sinasabing minimum doon sa below minimum at hindi pa nagbabayad yung 13th month pay na kinakailangan, malaman ng agency to para dun sa kliyenteng pinagpopostihan mo, sundin to. Huwag na natin kausapin yung Tet na yan. Tet Bingi Katangan. Katangan ba to? Katangan. Okay, sige. Diretsuhin na natin tong isa rito naman. Si Romeo Lim, Maricara Pasaol at Moreja de las Alas. Ang inarereklamo security agency, Surewatch Security Agency. Tatlong cut-off, hindi pa pinasesweldo. Walang benefits sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, pero kinakaltasan ng sweldo. Wala rin 13th month, walang overtime, wala sa minimum ang pasahod. Okay? So ito yung mga sinasabing the usual. Alam niyo ho kasi, pag mga security guard, prone ho talaga itong mga agency. Kasi kuminsan, hindi ko masisisi kung agency niyo talagang tanga or pinagsasamantalahan or biktima o sila yung suspect. Pag ang isang agency, ganun kababa, kuminsan lumuluhod yan. Pag sinabi ng kliyente, lumuhod ka, luluhod yan. Sumayaw ka, sasayaw yon. Gumulong ka, gugulong yan. May mga agency sa kagustuhan nilang kumita, kahit na mababa, tinatanggap, kaya ang lagapak sa inyo. Yes, sir. Kaya kuminsan, hindi rin yung agency masisisi. Sa bagay, kung hindi nila pinatulan yon, hindi kayo mabibiktima, hindi ba? O kayo yung biktima. Ang problema rin, dapat malaman ninyo, biktima kuminsan yung agency. So malalaman natin yan kung aking sasabihin siya. Ano bang kliyente ng inyong agency yung pinupostihan? Ano bang kayo? Pareho ba? Anong kliyente niyo? Sa akin, sir, is subdivision ako. Subdivision? Opo. Anong klaseng subdivision? Real estate po. Ha? Real estate. Anong pangalan ng subdivision? Riverina subdivision po. Rivilia? Riverina. Kasi kuminsan yung mga subdivision yan, mga baratski yan eh. Kumukuha ng mga gwardiyang gusgusin, hindi naman kayo gusgusin, no? Di ba? Yeah. Ikaw, makikita ko, mukhang scholar ka. Ikaw, ito, mukhang busog, galing kakain sa swarma. Itong isa, parang... So anyway, sige, okay, sa kabilang ito, okay, dadaanan uli natin dito, ano, okay, kisa naman ito, okay, sige. Okay, so pareho halos eh. Alright,
sa isa naman sa, okay, one more to go. Okay, sige, kasi dalawa na, no? Okay. Papakita naman natin dito, ano, ng kanilang inarereklamong agency. So, bakit ba sa tuwing inarereklamo pag klinika o di naman kay security agency, bakit panghihilig nila ng mga santo pero ang asal mga demonyo? Mari Joseph, kaparehon to, St. James Security Agency. Ito na naman, si Pablito Iwag, Jerry Kasidsid at Trophy Alimanco. Ang kanilang reklamo, wala ring overtime. Hindi hawak ang security license pero pinagduduti. Below minimum din ang sweldo. Kayo ba'y may SSS? Kompleto po. Kompleto kayo. Ang problema lang sa inyo, wala kayong ano, overtime. Overtime pay. Wala sa minimum. Tama naman. Below minimum kayo eh. Opo, sir. Mababa, okay. Bakit parang hindi ka sigurado? Ito mukhang galing, mukhang galing kang Marawi ah. Galing ka bang Marawi? Hindi, sir. Hindi naman. Ba't di ka mag-army? Ilan taong ka na? 32, sir. 32? Okay. Okay ka maging security ka. Mukhang may mga matitikas na mga security. So, itong problema natin, ano? Ako'y magsasabi sa inyo, kung sakaling hindi man naming makakausap itong mga nasa sosya, kasi ang sosya, pwede yan kung ang kapareho kanina ng mga nauna sa inyo, kung sabay-sabay, dahil marami kayo, no? Yung isa, eh, yung cash band, hindi binibigay. Pagkatapos yung isa, yung 13th month, hindi binibigay, hindi rin tama yung kanilang pare-parehong inyo mga reklamo eh. Kaya hindi naman ako naniniwala may mga agency mapagsamantala. Okay, magiging malinaw. Okay, lapit nga kayong lahat. Eto ngayon ang lahat ng mga agency lumapit sa atin. Tatlong grupo ho sila. Nag-effort ho sila. Pumunta pa ho kaninang umaga, pumila ho sila. Nag-antay hanggang tanghali. Nalulungkot ako kuminsan kasi pag tinawagan natin yung sosya, busy rin ho kasi sila. At pag tinawagan mo kala mga agency, mga sinungaling. Kaya alahong katori-atori ang kausapin. Ako'y magsasabi sa inyo, dahil pumasok na kayo sa amin, pasok ng reklamo ninyo sa amin, aming magagawa, eh, una sa lahat, hindi namin pwedeng ipaglaban yung... Anong pangalan mo ulit, Edwin? Okay, Tabares. Okay, nanalo ka na doon. Eh, kaso nag-apila. So, ang magagawa natin, ganito na lang. Yung cash band mo, hindi ba? May cash band ka? Problem? Tama? Okay. Hindi sinasauli. Kung hindi man sa cash band, 13th month din. Tama? Below minimum din. Overtime, hindi ka binabayaran. Binabayaran naman po, pero hindi po sakto sa anong talaga. Okay, hindi sakto sa bilang. Okay, sige. Cash band na lang, tsaka yung 13th month, hindi binibigay? Opo, yan lang. Alright. Kayo namang tatlo, magkasama kayo, hindi ba? Apat. Okay, apat kayo. Sa inyo naman ang concern, overtime, hindi binabayad. 13th month, hindi binayad. Yung sahod din namin, sir. Below minimum. Opo, yung sahod namin din nakukuha na... Tapos three cut-off, tatlong quincenas, hindi nyo nakukuha. Okay, sa inyo naman, ganun din. Sa amin, sir, ito, licensure niya, hindi binibigay, hindi nire-release, pero pinaka-duty. Abay, ito, pagdating pa sa parting to, pwede namin kay sabahan sa SOSIA, sa Philippine National Police SOSIA, tapos isa-isa. Sasamahan natin to, ha? Okay, sa SOSIA, kay Colonel, sino ba ito? Inspector? Maligaya. Nagkakaproblema tayo sa signal dito kasi paggabi na kasi medyo, baka natutulog na yung ating linya. Kaya medyo inaantok na rin. So, ganito na lang, ano? Sasamahan namin kayo pagpunta niyo sa amin. Kaya lang, pinakikita natin, ito ho, kung kayo nanunood. Ito ho ang realidad. Ang realidad at aktualidad. Ang realidad ho, totoong maraming mga security agency na mga pinagsasamantalahan, kaya naman sila sinasamantalahan ho mga gwardiya. Hindi ho natin dinidefensahan ho rito. Mas maganda ho, nagkakaliwanagan ho tayo. May mga mapagsamantalang mga kliyente na halos luluhod ang agency sa murang bigay na sinasabing kontrata, pinapatulan na lang para mabuhay. Ang problema, pag pinatulan ng security agency, ang kawawa ay gwardiya. Kaya hindi nasusunod yung sinasabing mga kautusan at yung mga pamantayan na hindi dapat mapagsamantalahan mga gwardiya ho natin. Mas maganda ho, iniimbestigan ho natin, nakikita nyo ho, iba ho ang programang Bitag Live, pinapaliwanag ho natin. Hindi lang ho kami action-action, mas maganda ho, natututo rin ho kayo. Pag may mga security agency at medyo security guards kayo, siguraduhin ninyo ang inyong security agency na pinapasukan, hindi yung mga fly-by-night. Yung mga walang pondo na kapit sa patalim, kaya pinagsasamantalahan nito mapagsamantalang mga kliyente. Kaya pag kumuha, barat. Kaya ang ginagawa ng security agency, binarat na sila, nababarat din yung gwardiya. Kaya nagtatakbuhan sa amin. Nagkakaintindihan ba tayo? Kasi kuminsan ang kliyente,
ang siyang Diyos para sa agency. Kung anong sinabi ng kliyente, bahala ka, take it or leave it. E naturalmente, gusto mabuhay ng agency ninyo, tatanggapin na lang yun. Parang ang dating, siguro may kukuha rito, hindi magre-reklamo. Ang problema, alam ninyo. Alam ninyo ang pasahod. Alam ninyo rin kung magkano minimum. Ang problema, may mga desperadong kapit sa patalim. Tandaan, sa susunod, kung kayo magpapasok sa agency, hindi natin sila pwede maobliga kasi pag pinilit mong obligahin yung agency, pupunta sila sa kliyente pag sasabihin, nagre-reklamo mga gwardiya po namin kasi below minimum. Ang sasabihin ngayon ng lintek na kliyente, di ko nga yun, di wag, punta kami sa iba, mayroon mang kukuha eh. Lagi sila naghahanap ng desperado. Nagkakaintindihan ba tayo? Kaya sa susunod, hawak natin ang circumstance natin at ang desisyon at kapalaran ninyo, sa susunod, mamimili kayo ng agency. Pero sa ngayon, ipaglalaban muna natin para malaman natin kung nga ba'y kayo pinagsasamantalahan o yung agency nyo kapit sa patalim o yung agency nyo gahaman talaga o yung agency nyo talagang PG. Alam niyo PG? Hindi parental guidance, patay gutom. Okay. So, sasamahan namin kayo. Okay, I will assign si Alec. Nasamahan tong grupo na to, tatlong grupo, tatlong security, magkaibang security agency, halos magkahalintulad ng reklamo. Kaya ang gagawin natin, lulusubin ang sosya sa tulong nitong Bitag Kilos Pronto. Hindi kami nagbibiro para sa inyo, okay? Iba na pag si Bitag na lumapit. Alright? Iba na pag sinabing Bitag.